Hello everyone, welcome again to our another episode of Kapanaran Gabay Dasal at Solusyon na YouTube channel, no? Or parang radio station. Anyway guys, I am planning to have our own podcast kasi dapat naman talaga podcast, hindi YouTube, because we are more like more on radio style, no, na nagsasalita lang talaga ako. But for today's episode naman ay sasagutin natin yung mga common questions na madalas tinatanong during inquiry. Okay? So, let's start. Okay. So, first question. Ano ang Marimaki oil? Okay. Ang Marimaki oil is a very special oil mixed with different oils, of course. One of the common component niya is of course the coconut oil, and we have what we call this Mari oil, and we also have Maki oil, kaya nga nabuo ang word na Mari Maki oil. So it's a special oil na maraming sangkap, no, parang nasa bote siya. I guess pinakita ko na to one time sa mga live ko, or I don't know if one of the episodes here in YouTube, ang itsura niya. So isang bote siya, nandoon na lahat ng mga, you know, mahalagang orasyon, mahalagang sangkap, nakalublob sa oil. So that what makes it special. And this is a combination, yung dasal niya kasi is combination of Pinoy, Chinese, Japanese, and other culture pa na mga pampaswerte. So pinasok siya, nilagay siya sa isang bote lahat. So kaya special ang Marimaki oil. Okay, so next question. Ilang klase ang Marimaki oil? Actually, ang Marimaki oil ay nahati lang, supposed to be sa dalawa, pampaswerte at protection. When we say pampaswerte, dyan nagiging part ang una, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa trabaho, sa pamilya, buhay, pag-ibig, pampaswerte sa pag-aaral, pampaswerte sa paghahanap ng trabaho. So, in short, pangkalahat ang pampaswerte siya. And then, dahil dyan din sa pampaswerte, dyan din na matatagpuan ang ating, of course, puting gayuma, pambalisa, pangkonsensya, pampalambot ng puso, at yung tinatawag ng pampahina ng kaaway. So, dyan na part na bilong yung mga bagay na yun sa pampaswerte. So, yung pangalawang klase ng Marimaki oil is yung protection. Yung protection naman is more on protection against kulam, barang, gayuma, hipotismo, at ano pa ba yung mga nilalasot ka, dinadasalan ka ng itim, binibigyan ka ng itim na kahilingan. So, anything evil, pati mga protection mo against bad elements, yun naman nasa protection. So, yun ang mga components niya, no? So, sa protection naman, may dalawa ding klase. Ibig sabihin nun, meron siyang protection na papaprotection lang siya, at meron ding isang protection na semi-gamot. Ibig sabihin, pwede siyang inumin. So, dalawang klase ang ating protection. May protection tayo na pwedeng inumin, at yung isa naman na hindi pwedeng inumin. So, yun. So, ulitin ko, ang klase ng Marimaki oil is pampaswerte at protection. Pero ang protection, nagkaroon siya ng dalawang klase din, which is yung pwedeng inumin para sa mga may sakit, at yung hindi pwedeng inumin. And then, supposed to be dalawa lang sila. Again, yung pampaswerte at then yung protection na dalawang klase, at yung langis ng parusa. Ang langis ng parusa naman is more on karma booster. So instead of magpapakulam ka, magpapabarang ka, kasi alam naman natin na, diba, na yung kulam, yung mga barang, yung mga lalapit ka sa mga manggagamot na may itim na dasal, kasi yung kulam kasi, it's in short, it's about black oration, it's about evil. Alam naman natin na pag lumapit tayo sa isang manggagamot na itim ang gamit, ibig sabihin, mabilis nga, kaya marami suki yung mga itim eh, kasi hindi aware yung tao sa nilalapitan nila. Hindi nila alam na pag lumapit sila doon, tapos nag-grant yung wishes nila, ibig sabihin,
yung kaluluwa nila is parang nakasanla kay ano, kay Satanas, di ba? At the same time, ang demonyo talaga mabilis magbigay ng kahilingan. Pero of course, may kapalit yan. May kapalit yan gaya ng buhay ng anak mo, katayuan nyo sa negosyo, katayuan nyo sa buhay. Kasi gaya ng ibang mga stories na naririnig ko na nagpakulam sila o bumili sila ng pampaswerte na galing sa itim, ang nangyayari is, after 2 years, naniningil, for example, bumili sila ng pampaswerte galing sa itim. Yes, umasenso sila ng 5 years. After 5 years, yung bunsong anak nila namatay. Yes, may paniningil. So, imagine na, you are so rich, mayaman-yaman mo, pero there's an emptiness. Kasi may kapalit talaga. Kasi ang demonyo, tuso yan. Hindi naman yan, hindi naman siya na charity institution, na, di ba? Hindi kung gagawa siya ng kabutihan, eh, hindi na siya demonyo, di ba? Parang, ano na siya, nagkakampi na siya ng Panginoon pag gagawa siya ng kabutihan. Kabutihan, tutuparan niya yung mga hiling. Tsaka yung demonyo kasi tumutupad ng mga kahilingan kahit hindi magandang kahilingan. Kaya yan, makapakulam ka. Yung mga babaeng iniwanan ng boyfriend nila, gusto nilang kulamin yun. Ano nangyari sa boyfriend? Namatay, nagkaroon ng mga uod sa katawan. So, di ba, hindi maganda. Dahil nasaktan yung tao, lapit talaga sila sa mga itim. So, yun ang ano, kaibahan natin. Kasi tayo putian, hindi tayo nag-encourage ng ganun. So, ang nangyayari, that's why nabuo ang langis ng parusa. Ang langis ng parusa is karma booster. Ibig sabihin, meron siyang similarity sa kulam. Ang kaibahan lang sa kulam kasi they are very specific. They are very brutal ang kulam. As in, talagang, tawag nito, para ma-hypnotize, ma-hypnotize mo yung tao. Kagaya yan sa gayuma, di ba? Yung itim na gayuma. As in, pabalik yung tao kahit hindi ka mahal. Tapos may expiration, yun ang problema kasi talaga sa itim. Hopefully, maintindihan to ng mga nakikinig ngayon, if ever may nakikinig. Diyos ko talaga kasi yung ano yan eh. May expiration kasi may mga kliyente na muna 20 years pala siya nagayuma na akala ko anong una, joke pa, diba? Kasi, you know, when I'm learning also these things, nasa-shock ako sa mga testimonies ng mga kliyente ko. Ha? So, doon ko na-realize na, no, parang ang mundo talaga ay nahati sa puti at saka itiman. Okay? O haba ng explanation ko. So, yun ha. Ang tatlong klase ang marimaki. Pero ang pinaka-common na sinasabi ko sa mga tao pag nag-inquire, dalawang klase lang, pampaswerte at saka protection. Pero overall, may pangtatlo talaga ang langis ng parusa. It's just, hindi ko sinasali kasi parang ano siya, hindi masyadong maganda pakinggan kasi ang tingin ng iba, naku, langis ng parusa parang sa demonyo yan. But actually, it's not. It's only a karma booster. Okay. So then next question is, magkano ang marimaki oil? Ang marimaki oil is depende sa klase. Lahat ha, from protection, from papaswerte, at saka langis. Pero ang langis ang parusa, ibang presyo yan. Oh, kasi iba talaga siya eh. Special case lang yan. At hindi lahat naman ng bumibili ng langis ang parusa sa akin ay pinagbibigyan ko kahit mayaman pa siya. Hindi lahat pinagbibilhan ko talaga. Okay, kasi medyo complicated. So kailangan muna nating interviewin at i-background check ang kliyente bago natin pagbigyan or bago natin siya bibigyan ng kanyang order na langis ng parusa. Okay? Kasi Diyos ko, baka gamitin sa hindi maganda. Next question, ayun na nga, magkano ang marimaki oil? We have basic, the 999 pesos. Yung 999 pesos natin, yun yung ano, yung mga i-compare mo sa mga langis na binibenta ngayon sa mga gamot na pampaswerte. As in, di ba nagbibenta sila ngayon? Merong 1,500, merong 2,000, may 3,000. May iba naman, mura na masyado, 200, may 500. Pero yung atin na 999, actually, supposed to be ang original price talaga niyan is 2,000. But, binigay ko siya ng 999 kasi naisip ko rin na marami kasing, of course, diba yung gustong bumili ng mga vendors, mga tricycle driver, mga yung mga tinatawag natin yung mga minimum wage. So, yun. So, yun. Minimum wage. Anyway, sorry for the interruption. Pinalo ko ang aking pusa. Okay, next. Mas nakakatipid ba ang mga user nito compare sa pagbili sa iba at sa pag-avail ng mga ritual services ng ibang manggagamot? Yes, nakakatipid sila kasi gaya ng sabi ko nga, ang presyo ng marimaki natin is meron tayong 999.
Pero sa tanong na to, regarding sa ritual services, kung ang gusto yung version ng Marimakis, yung pwede kayong mag-ritual or may ritual na tinatawag natin na tutorial, kasi meron tayong version yung premium, which is 4,999 or kulang na lang ng piso para ma-5K, is yun ang oil na para naman sa gustong mag-ritual or mga na, especially sa mga biktima ng scammers, di ba na nagpaparitual sila, and then let us say mura, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 or 5,000 na paritual. May mga ritual, hindi ko na maintindihan sa iba ding mga lumalapit sa manggagamot or sa doon sa mga manggagamot na hindi nila ina-explain talaga sa mga kanilang mga tinatawag nating kliyente na may mga kahilingan. Kasi di ba, bakit pa tayo nagre-ritual? Kasi di ba may kahilingan. May mga kahilingan talaga na hindi agad matutupad ng isang luhuran o isang ritualan. So that's why other manggagamot, sumihingi sila ng payment na naman hanggang sa magsawa yung tao kakabigay at hindi natutupad. Kaya ang tingin ng tao scammer. Oo, we're talking about the legit na manggagamot, ha? But ganito din, may iba din kasi nagbabayad din naman, magbabayad ng ilang libo, pero yung nilapitan pala nila kaya hindi tumalab kasi nga scammer. So mahirap i-predict ang scammer at ang legit nowadays. Bakit mahirap i-distinguish? Kasi isipin mo, yung legit siya, nagre-ritual siya. Kasi ang mga legit na manggagamot, by level din yan. May mga manggagamot na hindi gaanong malakas, nagsisimula pa lang sa pagre-ritual. Iba naman, matagal na sa pagre-ritual. But mostly talaga, yung mga tao, expert talaga sa pagre-ritual. Wala yan sa social media, wala yan sa online. Katotoo lang. Siguro yung mga tao, yan mga matanda na marunong K-pad na lang ginagamit. Kaya hindi ko maintindihan, naawa ako sa iba sa mga group. Ayoko lang makakapis kasi makakita lang ko ng away doon sa mga groups na sinalihan ko. Ang daming mga sasas ko, mga daming accounts, they are posting doon na paparit, sino gusto magparitual. Lahat na lang naging ritualista. Lahat na lang. Feeling ko pati labandera at ang gusto magka-income naging ritualista. Sumari lang siya sa group, tapos ang nangyari siguro, na-realize niya, ay marami pa nang pinilukuhin dito. So gumawa ng ibang account, napanggap na lang na ritualista. Diba? So mahirap i-distinguish kasi kasi naawa ko sa ibang manggagamot kasi feeling ko, kasi based on my experience, hindi naman lahat ng pagre-ritual is natutupad lahat. Kailangan ulit-ulitin. Diba? Bakit sa, diba? Napansin mo, parang nagdasal tayo sa Panginoon. Isang beses tayo magdasal. O, ilang taon ka na? 40 years old, 50 years old. Don't tell me, nagdasal ka ng grade 1 ka. Tapos hindi ka nagdasal ng grade 2 hanggang sa ano. So yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, ang tanong ng iba, bakit may iba na effective talaga? Yun na nga, we're talking about putian ng itiman. Doon tayo sa itiman. Kung sa itiman naman, yung gamit ang evil oration or itim na dasal, depende pa rin yan kasi meron ding mga baguhan na ritualista ng itiman. So, in short, swerte-swerte talaga ang paghahanap ng magre-ritual sa online. Swerte-swerte. At lalo pa dumating yung pandemic, mas daan, lalong dumami ang mga ritualista. Pati mga bato omo, alam mo yung bato, omo na bato, yung cave pearl, Diyos ko, ang mura-mura lang, nakapresyuhan ng 1,000, 2,000. Ang daming nagiging abusado sa pandemic. Ang dami-dami talaga. Ang dami-dami mga ritualista na peke. Kaya nga ako, sa totoo lang, ayoko mag-engage ng mga. And yes, talaga makakatipid sila. Kasi, isipin mo, dito sa Marimaki is once lang sila bibili. Isang beses lang. If ever gusto nila ng premium or gusto ko mag-ritual kasi parang wala na akong tiwala sa online or sasabihin ng mga kliyente ko na I'm tired, ang dami ko nang binayaran na mga ritualista o mga manggagamot. Wala naman nangyayari. Ako na lang kaya mag-ritual, pwede ba? So, yun. So that's the reason when they purchase a premium 4,999 para mag-react yung iba, normal lamang mag-react, mahal pala, parang gano'n. Pero kung iisipin mo, kung sa araw-araw, once matanggap mo yung oil, araw-araw ka nagre-ritual, isipin mo yung binabayad mo sa manggagamot. Di ba, let us say 500, di ba pala ganito yung 500 pesos na binabayad mo? Ilang 500 a day? Di ba? And especially, ang pinaka-forte ko dito sa ritual is yung self-cleansing. Kasi hindi ko alam kung yung
ibang mga manggagamot tinuturuan pa kanila nila o inisipan nila sa kanilang mga kliyente na kaya hindi rin tumatalab ang kanilang mga ritual kahit pa siguro magaling yung manggagamot kasi may mga ugali ang bawat kliyente. Ako, I always tell this to my clients, especially yung mga premium users ko na when you pray, when you do the ritual in a daily basis, kasi actually ang ritual namin is every Friday at every full moon, minsan Tuesday, but every day they still have to pray yung prayer na binigay ko. So ibig sabihin nun, kung galing sa puso ang iyong gustong pagbabago, kasi ganito yan, if gusto mong magbago ang buhay mo, you have to change also your old ways. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan mo, unti-unting baguhin, hindi naman totally babaguhin mo na magiging ibang tao ka na. We're talking about slowly changing your old ways, lalo na yung mga bagay-bagay na hindi talaga kagandahan sa atin. Because wala namang taong perfect, diba? Hindi naman tayo santo. So yun. So para sa mga hiling ko pa rito, kaya lagi ko sinasabi ito pag nagbebenta ako, huwag na huwag bumili kung walang paniniwala. Even the basic na 999, sabi ko talaga, kung ikaw naman ay walang paniniwala, yung 999, ibili mo na ng bigas. Ilang kilo na yan. Kasi bibili ka sa akin ng oil, tapos nagsawa ka magdasal, ilagay mo lang sa drawer, o ginawa mo na lang decoration sa drawer, huwag na lang. Diba? Ako yung nasasayangan sa oil. Ako kasi I have my work from home kasi ako, so hindi ako pakaisipin iba ng negosyo ako ng para. Hindi. I have a job, work from home, and then I have a regular income na. So, ito sa akin is more on, maybe for me parang it's hindi naman mission, but I just want to help everybody. No, for those mga mahilig sa pampaswerte, tapos yung binili nila sa bangketa, yung mga susuot, nilagay na sa Epicacet oil, di ba? Napansin mo yung mga pampaswerte nilagay sa Epicacet oil, tapos bibili ka, tapos feeling mo, pahinawakan mo, oh my God, nayaman ako bukas. Di ba? So sa akin kasi is, alam to lahat ng kliyente ko, kahit busy ka binibili, nagbibigay ako ng prayer for them. Oo. Tapos, may mga, of course, mga freebie sila, libre. One time na libreng hula. Kasi, ako kasi gusto ko rin ng para iwan ko lang kapag masyado na silang marami, baka hindi ko na makapag-upload. Pero ngayon naman, medyo marami na rin sila. May mga nabibisi ako. Pero, I am making it sure na kinukumusta ko lahat. Pero yung iba mga suki ko na medyo busy talaga sa life, so, hinihintay ko na lang mag-feedback sila. But, from time to time, nag-check talaga ako. I even have their names and complete information kasi lagi naka-record naman sila sa akin. So ayan, planning na igawa ko yan ng Excel. So again, to answer the question, di ba ang dami kong sagot, no? Baka manalo ako sa Miss Universe ito sa dami kong sagot. So ibig ko sabihin, yes, makakatipid talaga sila. If mahilig sila magparitual at naniniwala sila sa buhay spiritual, makakatipid talaga sila. So may mga nag-i-issue din na, ala, pwede ba mag-ritual ang mga ordinaryong tao? Ang sarap talaga sagutin, lalo yung mga bashers, ang sarap talaga sagutin na, kayo mga nagpapanggap na magre-ritual or kahit legit pa kayo, lahat ng bagay natutunan. Everybody is created in the image of God. Sino ka? Kahit ito kasi 5 years ka nang nagre-ritual, itong kliyente ko bago 1 month pa lang, pero between the two of you, taos puso siya nagre-ritual, or ikaw, ginawa mo lang negosyo yung magre-ritual mo, labas lang sa ilog, di ba? Sino kaya mas papakinggan ng Panginoon? But we're talking about putian. Pero kung itiman ka, of course, you cannot compare us apple to apple. When you say itiman, hindi natin pwedeng i-compare ang putian sa itiman. Lalo na sa pagre-ritual kasi hindi naman sila same ng Panginoon na kinukunan ng lakas at hinihilingan. Ulitin ko, ang itiman, they're using a black oration, evil oration. From the kaya nga itiman ang tawag, diba? Kasi mabilis talaga sila. Gusto mo kong gayuma, magagayuma mo agad. Kasi siguro yung gayuma nila mga 3 days lang or 1 week or 1 month. Depende anong discarte nila. Pwede na bumalik yung mga ex nyo, diba? Pero sa puti, diba? I-discuss natin mamaya kasi para nakita ko dito na may question na about puti. About puting gayuma. So yun, to answer the question again sa haba-haba ng sagot ko, yes, mas malaking tipid, isipin mo 4,999 only, you can use it forever
Unless na kung bili ka tapos mapasagasa ka ng trend after one month, hindi mo magamit ng matagal. Pero kung gusto natin mabuhay ng matagal, kung habang tumitibok ang puso mo, habang humihinga ka, pwede mo gamitin. At the good thing, pwede mo magipamana. Papaproud siguro ako na kung yung apo ko at saka ang apo mo magiging classmate, no, na gumagamit pa rin ng Marimaki oil. Okay? Ulitin ko ha, mas malaking tipid. Kasi ang 4,999 mo, isang beses lang at pwede ka na mag-ritual for the rest of your life. Yes. At ang sarap, ang ganda ng ritual. Diyos ko sa mga nakabili na, my God, grabe, naiyak sila sa ritual ko. Ewan ko kung bakit. Number 5, meron pa itong expiration. Wala siyang expiration kung ginagamit. Ulitin ko ha, hindi siya may expire kung ginagamit mo siya. Pero pag hindi mo, ilagay mo siya sa drawer at umabot ng 3 months, at least 3 months na hindi mo siya, wala, walang dasal, wala na talaga. Yun. There's a chance mamatay. Mamatay yun. Madasal sa loob. So, wala naman siguro ang tao. Kung madasalin ka talagang tao, lalo na siniswerte ka na dahil sa Marimaki oil. Don't tell me, makalimutan mo bang aabot yan ng 90 days or 3 buwan na hindi ka makadasal o makaalala. It's impossible. Sa mga tao rin malapit talaga sa Panginoon at nagdarasal, imposible yan. So, there's no expiration. Number 6, kapag naubos na ang oil, pwede ba silang bumili ng refill? Yes. Actually, for especially sa mga OFW, kasi bawal kasi sa tawag dito sa airplane yung liquid. Ang ginagawa ko nga is yung bote, yung mga sangkap sa loob at saka yung orasyon, basa na, basa talaga siya. Kasi binabad ko man sa, meron talaga siya Marimaki. Tinatanggalan ko lang siya ng oil. And then, ang instruction ko na sa kanila pagdating doon sa abroad is magre-refill sila using olive oil. Pero yung pagre-refill nila, I'm giving them until twice refill lang na gamit ang olive oil or virgin coconut oil. Bakit? Hindi na pwede ang pangatlo o pang-apat kasi ang mangyayari dyan, kasi nag-refill ka na ng isang beses. Nag-mix na, nag-mix yun. So, nandun pa rin, nag-exist pa rin yung Marimaki oil. Sa pangalawa, konti na talaga, sa pangalawa mong refill, konti na lang talaga ang Marimaki oil sa loob, diba? So, hindi advisable na aabot ng tatlong refill. But, yung isang Marimaki bottle kasi natin, kahit maliit yan, aabot yan ng 1 year, eh. Unless kung marami kang kahilingan or nag-i-ritual ka everyday, kasi may case by case kasi siya, may mga tao talagang everyday nag-i-ritual. So, madali siya maubos. But I am so kind naman, lahat ng OFW ko na, na suki, they have a very big discount sa refill. Mura-mura. Meron akong up to 500 pesos na refill. Ang dami-dami na pwede. Ang 500 pesos ko na refill siguro pwede gamitin sa 3 years or 5 years din. Oo. Kung tamang paggamit ha. Diyos ko, alam nga naman, baka gawin nilang massage oil yung Marimaki oil. Maubos talaga ng isang buwan kung gawin nilang massage, no? Buong katawan. Huwag naman. Oo. Tsaka alam nilang paano gamitin. At tipid talaga din. Number 7, saan sila makakabili nito? Makakabili sila sa page na Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon or sa KGDS. Meron kaming backup Facebook page dahil nga ang daming bashers. Hindi natin alam kung galit lang sila kasi I must admit, medyo stricto ako na offend sila or feeling ko naman kung normal ka tao, kung offend lang, walang problema. Pero may mga tao kasing basher talaga, yung parang kinokontra nila yung pamamaraan namin. So, they're doing their best na mawala yung page. So, I'm so thankful we have the YouTube channel na Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon kung saan naririnig ito. Hopefully, may nakikinig. At I'm planning to do a podcast at the same time. Oo, para meron talaga tayong record. Record talaga. Then next is, saan sila makakabili ito sa page? And then, ano ang proseso sa pagbili at ng delivery? Ang proseso sa pagbili is of course payment first kami. Okay, dito na. Ito na talaga ang tamang panahon para masagot ang katanungan. Bakit payment first? Pwede naman COD. Ganito yun ha. Alam nyo kasi sa LBC or any shipment na nag-offer ng COD, which is ang LBC lang yung pinaka-common. Kapag nagpagawa, ganito ha, kapag nag-order ka, hindi yan, hindi sapatos ang binibenta ko. Ay, i-refund mo, i-return mo, okay lang kasi sapatos naman yan. Tsaka hindi mo naman nagamit, so ibenta mo sa iba. We're talking about oil kasi. So, dinadasalan yan based on your kahilingan, based on your name and your birthday. So, in short, hindi naman yan ang dasal niya pang general lang.
sa pag kasi Poncio Pilato, ito yung mga hilingin mo. So, din ang dasalan yan, base sa pangangailangan. Okay? So, pag hindi mo yan tinanggap, okay, mariretorn. Yung shipping fee na binayaran namin sa LBC, hindi na yung mariretorn. At the same time, yung oil, hindi namin pwede ibenta sa iba. Kasi napaka mukhang pera naman or napaka pangit naman ng aking pagiging modern faith healer. Kung yung Poncio Pilato na oil, hindi niya kinuha, ibibenta ko kay Juan kasi si Juan bibili. Di ba napakapangit? Binasalan mo yun para kay Poncio Pilato tapos ibibenta mo kay Juan. So, that's why, in short, customized kasi tayo. Kaya, payment first talaga. And I'm so thankful. Ito pala, napapasalamat talaga ako sa mga suki ko kasi sila yung gumagawa ng ways na bibigyan sila ng review sa page kasi tapos pag bibigyan nila ng review sa page, may mga basher pa rin. Napaka-scripted yan or binayaran mo or baka mag-anak mo yan. So, doon naman nagsimula yung video testimonial. Sa video testimonial, doon naman ako na-touch kasi yung mga suki ko, alam kasi nila na kahit stricto ako, mabait ako. Galit ako, galit, lukang galit. Pero mabilis naman ako ma-okay. So, hindi naman ako yung tipong galit ako ng Lunes, galit ako forever. Hindi, pag galit ako ng Lunes, sa Merkulis, okay na ako. Minsan nga, galit ako sa Lunes sa umaga, sa Lunes ng gabi, okay na ako. Minsan nga, after 5 minutes, okay na ako. Depende naman sa ano level ng mga reason bakit ako na-offend or na-discourage. So, yun. No? Yun ang ano, yun ang proseso namin. Payment first siya, tapos through LBC. And then, minsan to go, we have with FedEx. For international, I'm using FedEx. Kasi compared to DHL, kasi FedEx medyo, hindi sila masyadong stricto sa FedEx. So, yun ang proseso. Sa international naman, 3 to 4 days, darating na. Kung malilate, siguro abot na siguro ng 5 to 7 days. Depende ha, kasi ano mo yung pandemic, di ba? And then, marami na rin, hopefully naka-visit kayo sa ating, ito sa YouTube channel, may mga videos din ako in-upload dito, tsaka doon din sa ating Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon na page, meron din. So, number 9 is, ang Marimaki ba isang culto or religious group? Hindi po. Ang Marimaki, nagiging parang Marimaki family na lang yung term namin because ang dami na kasi bumibili and then, of course, exchanging of ideas, their testimonials, their videos, ang nangyayari talaga is, ang Marimaki kasi is any religion. Pwede siya lahat ng religion. Kasi Allah, Yahweh, Panginoon, Diyos Ama, Hesukristo. Whatever your religion, pwede ang Marimaki. Wala siyang inaapak ng religion at hindi tayo napapunod ng religion. Wala. Okay? Kahit anong religion mo, pwede kang gumamit ng pampaswerte na Marimaki oil. Whether it's a pampaswerte, it's a protection, di ba? Or isa lang isang parusa. So, wala siya. Pwede siya sa lahat. Oh, yun. Walang kulay. Hindi siya pink or red or yellow. Wala. Para sa lahat siya. Okay? Sa issue na baka daw scripted ang mga testimony sa page or sa user. Yun na nga. Oh, yun. Nasagot ko na kanina. So, yun na nga na tawag dito. Hindi siya scripted kasi number one, may mga mukha naman yan, may mga pangalan naman yan. At saka, some of the reviews, sabi ko nga sa mga basher sometimes, pwede niyo i-message isa-isa yung mga nagbibigay ng review. Diba? So, yung nag-testimonial, o pwede niyo puntahan sa, gusto niyo pumunta ng Dubai. Kasi most isa nag-testimonial sa akin, taga Dubai, taga Riyadh, taga Qatar, diba? Kuwait. So, pwede niyo puntahan kung gusto niyo. Marami kayo pang pera, pang plane ticket. Diba? So, yun. And then, ano ang puting gayuma? Parang wala dito, pero meron yung kanina. Yung ang puting gayuma naman is, of course, pantapat siya sa itim. So, bakit hindi sumikat ang puting gayuma? This is a very nice question. Kasi, ang itim is, di ba gaya na sabi, explanation mo kanina, from itim, galing from evil. So, pag gusto kang gayumahin, lalapit ka sa isang magkulam o magagamot na they're using ang itim, mabilis talaga. Pero may expiration, gaya ng client ko sa UK, 20 years, pala siya na ginayuma. So, hindi ko alam kung namatay yung manggagamot after 20 years or dahil nagkalayo sila. Kasi nagkalayo kasi sila kasi they're living in Spain. From Philippines to Spain. Kung saan siya pupunta, sumusunod agad yung husband niya. So, wala talaga silang experience na naghiwalay na more than 1 year. Ngayon nangyari, kailan lumaki na yung anak nila at magto 20 years old na, saka siya pumunta ng UK. Pagpunta na niya ng UK, kasi nag-away na siya ng husband niya. Pumunta na siya ng UK,
Tapos after 1 year, siguro na-expire na, or siguro feeling ko, kasi iba-ibang paraan ng gayuma, may gayuma naman habang natutulong yung asawa mo, may pulungan mo ng dasal. Sisipin mo, 1 year, nasa UK siya, man yung husband niya nasa Spain. So, wala nangyayaring ritual, di ba? So, or either, kung kahit malayo, kasi as I said, maraming kasi yung ritual, pwede malayo, pwede malapit. Kung pwede ang malayo, kung pangkalayuan naman, ang luda ko, baka naman tayo manggagawa. Kasi totally, nagising nila siya one day, nagtaka siya na, how it happens for 20 years, naalala niya, wala naman siya amnesia, pero doon niya na-realize, bakit siya sumama, bakit siya nagpakasal? So, alam mo yon, yung parang yung torn hatred lahat. So, may iba naman, base sa mga testimony, after 1 year na-expire, after 2 years na-expire. So, syempre, kung galing sa demonyo, galing sa itim, kaya sabi ko, walang forever, eh. Wala talagang forever. Totoo, totoo lang. Yung yung normal na magkasintahan niya, na walang gayo-gayo man, naghihiwalay nga. Di ba yan, pang galing sa demonyo? So, yun. At sa feeling ko, napaka-selfish ng ganun din. So, ang tanong, ano ba ang puting? Ang puting gayuma kasi actually, hindi siya sumisumikat kasi ginamit siya dati ng mga mayayaman para sa negosyo. Bakit, ano ba ang puting gayuma? Ang puting gayuma kasi is a certain ritual, a certain oil for attraction. Kaya ginagamit siya ng mga negosyante sa pagbebenta. Napansin nyo, ibang mayayaman talaga ng mga may-ari ng malalaking malls, sila yung suki ng puting gayuma ng marimaki. Kasi itong marimaki oil, sa totoo lang, existing na to before. Totoo lang. Hindi lang siya talaga na, of course, sumikat or na-discourage yung mga matanda na namatay na siguro yung mga magagamot na unang sumubok nito. Kasi nga, kung ikaw naman talaga ay selfish, tapos crush na crush mo na yung tao, gusto mo pa sa'yo, of course, lalapit ka talaga sa mga itim. Diba? Tsaka, or the worst thing, wala kang idea na itim pala nilapitan mo kasi paglapit mo, hindi ka naman sasabihin na manggagamot na, uy, itim to ha, sa demonyo to ha, matapagkatapos, pag matupad ang hiling mo, mamanasin ka. Diba? Wala naman sinasabi ganyan na manggagamot, diba? Kasi, anong purpose? Money. Pera. Paano sila makabenta kung sasabihin nila, diba? So, ngayon, kaya siguro yun ang duda ko, that maraming basher ako sometimes kasi, baka humina yung diskarte nila sa anong bagay. But anyway, ito naman to assume, pero minsan kasi magtataka nila kung wala namang ginagawang masama. Pero, di ba? Bakit ganun? Or baka trip lang nila. Anyway, so ang puting gayuma ay ginagamit ng mga mayayaman for yung attraction power niya is ginagamit niya for ano, sa negosyo, pagkipag-business deal, lalo na yung mga may mga board of directors, o hinahalo sa kape, hinahalo sa mga nakaraan ha, mga taon. So, ang puting gayuma is more on attraction. For example, let's say si Juan, gusto niya si Maria. Ang gagawin niya, magre-ritual siya using the marimaki oil na pampaswerte na focus sa gayuma. Again, ang pampaswerte, maraming klaseng marami siyang kakayahan. Pwede siya gamitin sa panggayuma, pwede sa mga pambalisa. So, ngayon, sa gayuma. So, mangyayari niya, every time magre-ritual siya at every time dadasal siya gamit ang marimaki oil, papasok siya sa isipan ng taong gusto niya. Ibig sabihin, si Maria magtataka kung bakit lagi naiisip niya. So, mayroon siya similarity sa itim. Pero sa itim kasi, pangit. Kasi, para hipnotismo, talagang mahal kita. Yung parang robot ang nangyayari sa tao. Mamahalin ka ng tao verbally. Pero sa kinokontrol niya yung isip ba na kinokonvince niya yung isip niya na mahal niya ang tao pero actually hindi. So yun. So dito naman sa puting gayuma is papasok ka sa isip ng taong gusto mo. We're talking about sa situation ha na hindi pa magkasintahan at hindi mag-ex. Kung normal lang si Juan tapos si Maria ay iniibig niya ng pasikreto. So yun. Papasok sa isip siya ni Maria. So yun ang best opportunity na every time na magdasal o dasal sa araw-araw, tapos liligawan. Yun ang purpose ng marimaki na puting gayuma. Habang dinadasalan mo siya o nire-ritual mo, naliligaw ka. Kasi, pumapasok ka sa isip niya, kahit naman siguro sino, di ba? Na pumapasok sa isip. So, meaning, nabibigyan ka ng pagkakatao na mapansin ka ng tao. And then, pag napansin ka na ng tao, of course, galingan mo na sa panliligaw, ibuhos mo na yung best mo, bakit ikaw ang piliin. Saka wala yan ha, wala talaga yan sa itsura.
totoo lang, kahit na walang gayuma, siguro pag magtiyaga ka talaga manligaw, tapos magandang hangarin, kasi hindi naman lahat ng babae is mukhang gwapo, at hindi naman lahat ng lalaki mukhang maganda, ganda lang gusto, diba? So, it matters pa rin. Tapos ano pa, sa situation naman na mag-ex, for example, single mom ka, iniwan ka ng lalaki, kaya naging single mom ka nga, no? Tapos gusto mo siyang bumalik, may chance, no? Or in a case, mag-asawa, tapos pumunta sa kabit si lalaki, ang tanong, pwede ba siya bumalik using puting gayuma? Yes! We're talking about kung mahal ka ng lalaki at yung lalaki o yung husband mo ay nag-gayuma ng kabit, may laki ang chance mo. Kasi ang puting gayuma, kaya niya puksain ang gayuma ng kabit. So, ibig sabihin, kapag bumili ka ng puting gayuma, you will follow all the instructions, babalik talaga siya sa'yo. Yes! Kasi kaya niyang puksain ang itim na gayuma, kasi ang puting gayuma kasi is ang itim kasi na gayuma, for example, ang kabit kumamit ng itim na gayuma, nakakalimutan ka ng asawa mo, nakalimutan niya yung mga situation o yung part kung saan mahal ka niya. So pag ikaw ay gumamit ng puting gayuma, maalala niya yon, at syempre hindi gagana yung itim na gayuma ng kabit, so babalik talaga siya sa iyo. At kahit hindi kayo mag-asawa, like, kasi nag-live-in lang kayo, boyfriend, girlfriend, tapos may ibang babae gumamit ng dasal, babalik talaga sa iyo ang kasintahan mo, kasi ikaw yung mahal niya. Okay? We're talking about, ha, mahal mo at mahal ka, pero nawala lang siya kasi inayuma siya or binibenwa siya ng babae, pwes maalala ka niya sa pagitan ng puting gayuma. Okay? Yun yun. Now, what about kung hindi ka mahal? Ito naman, kasi hindi naman lahat ng iniiwan ay hindi mahal, ay mahal pala, o na nagayuma lang. May mga tao talaga hindi ka mahal or ginagamit ka lang. Totoo to, ha? So, maganda rin ang puting gayuma, kasi dito mo rin ma-distinguish kung ginamit ka lang talaga ng lalaki. For example, naghiwalay kayo, magkasintahan kayo, or mag-asawa, pero hindi mo alam yung mag-asawa. Totoo to, ha, hindi naman lahat ng mag-asawa ay nagiging mag-asawa dahil nagmamahalan. May iba kayong lalaki, pumapato lang kasi. No offense, ha. For example, teacher ka, di ba, manhabal-habal driver, or tricycle driver, or tambay. Di ba napansin mo, ang maraming lalaki ngayon na ginawa na investment ang asawa, ang pag-aasawa. Manang ending, pag nagsawa sila at nakatagpo na sila ng totoong mamahalin nilang babae, iniiwan na yung original. Kasi inasawa lang naman yung babae dahil nga maestra, teacher, o may trabaho, masipag, alam mo, kaya siyang pakainin, o di ba? So pag nakatagpo na sila ng true love, talagang iiwan ka. So ang tanong, sir, may chance ba bumalik? Hindi. Alam bakit? Ang puting gayuma ay para lamang sa tunay na pagmamahal. At yan ang nangyari kay Rose sa Kuwait. So i-share ko si Rose. Si Rose, ang nangyari kasi sa kanya is, this is a very interesting story. Yung kay Rose kasi nakatawa, kasi nung nag-chat siya sa akin, Diyos ko na, imbiyar na rin ako. Grabe talaga, drama. Gusto ko mamatay, gusto ko mamatay, Diyos ko, lahat naman kabaliwan nata. So pinapagalitan ko siya. So nung order siya sa akin, sabi ko, may chance ba siya bumalik? Sabi ko talaga, kung mahal ka, si Duda nga niya, baka nagayuma or the brainwash. Ngayon, nagtaka ako for how many months, one month lang ata or something, ang puting gayuman, ginising niya si Rose. Ito yung kagandahan sa puting gayuma, ginigising niya kasi kasal tupahanan. Alam mo ba, nakatagpo siya ng tunay na pag-ibig sa ibang tao. Yun kasi ang trabaho ng puting gayuma. Kung yung lalaki, ina, bumili ka ng puting gayuma para sa lalaki yun, sa ex mo, kasi feeling mo mahal na mahal ka. Oh my God, mapupunta ka sa iba. Kasi may dalawang storya din yan. Hindi mo alam, ikaw pala ang ginayuma. Diba? What if ikaw pala ang ginayuma ng lalaki, tapos iniwan ka, tapos iyak na iyak kasi akala mo mahal mo. Pagdating ng puting gayuma sa'yo, after mo mag-ritual ng ilang araw, kung ikaw ang ginayuma, mawawala yung gayuma. So magigising ka, hindi ko pala siya mahal. So makakatagpo ka ng iba. Or either, mahal mo nga siya, pero ginagamit ka lang pala niya, tutulungan ka ng puting gayuma, mapunta sa tamang tao. Yun ang kagandahan sa puting gayuma. At wala siyang expiration. Bakit? Kasi true love siya, eh. Ibig sabihin, pag kayo ang nagmamahalan, nakita mo na yung to, magmamahal sa'yo. Yun ang kagandahan ng puting gayuma. Wala siyang expiration kasi minahal ka ng tao galing sa puso at walang sa pigitan.
Kasi for example, may crush ka. Gaya ni Juan at ni Maria, di ba? Si Maria, hindi niya kilala si... Kilala niya si Juan bilang kaibigan. Pero hindi pa niya na-appreciate bilang boyfriend. So, ginawa ni Juan, bumili ng puting gayuma. Papasok siya sa isipan ni Maria. So, si Maria, nagkaroon ng interest. Hindi siya nagka-interest na mahal niya si Juan. Hindi naman ganun. Nagtaka lang siya eh. Parang naisip ko si Juan. So, pag naniligaw si Juan, bibigyan niya ng oras. Kasi nga, na-attract siya kay Juan. There's an attraction. So, si Juan, ginalingan na panliligaw. Kasi useless naman ang puting gayuma. For example, si Juan tamad pala. Pumasok na siya sa isip ni Maria. Tapos si Juan hindi naligaw. Oy, wala mangyayari din. Diba? Ano nga naman si Maria manligaw? Hindi din pwede kasi puting gayuma siya. So, yun ang ibig sabihin. Kaya sa mga mayayaman, may negosyo, ato-ato ha, kaya marami bumibili ng puting gayuma din eh, kasi pwede siya sa negosyo din. For example, attracting customers, kundi may mga deal kang suppliers, gusto mong tumawad sa presyo, pwede mo siyang gamitin. Mga transactions, mga deals, mga sales agents, real estate agents, at basta, regard, basta connected sa sales and marketing, pwede siyang gamitin. Kaya yung mga negosyante ang nagre-request. Kaya ang puting gayuma, tinatawag siya na pampaswerte dat. Tsaka wala nang gumagawa ng marimaki oil na pampaswerte sa mahabang panahon. Kasi nga, hindi naman siya pwede sabihin, puting gayuma, tapos ang sabihin ng ibang tao, ay hindi naman effective. Kasi nga, hindi nila alam paano gamitin. Okay? Kasi nga, ang gusto ng tao, ay gusto namin ng gayuma. Yung after one day, bukas pabalik agad ang ano ko. Diba? Yun ang at tawag dito, ibahan ng itim sa kaputi. Okay, na-explain ko na ha. Yeah. So, ano pa bang tanong dito? Parang wala na. Ilang minutes na ba tayo? Mabuti ba ng 1 hour? Sana wala pang 1 hour. Oh my God, 41 minutes na. Almost 45 minutes. So, yun guys. So, nasagot ko na ang mga katanungan. So, hopefully, klaro. And again, if ever may mga questions pa kayo na gusto nyo itanong, please, kindly, message us. Okay? So, thank you so much if ever at this point 42 minutes almost 43 minutes is nakikinig ka pa rin. Thank you so much kasi naglaan ka talaga ng oras. And hopefully nakatulong itong aking mga pinagsasabi para ikaw makapag-desisyon. Kasi kung ikaw naman ay normal tao lang na gusto mo na ng normal na pampaswerte, you can go to basic, yung 999. Hindi ka na magsisisi niyan. Yung 999, yan yung binibentang kaysa bumili ka mga medallion, bumili ka ng mga ano pa yung pampaswerte, mga jade. Mas mainam ang Marimaki oil na pampaswerte, yung basic version na 999. Oo. Yun. Kasi, yung dasal talaga niya is para talaga sa pampaswerte. So, yun ang kagandahan. Pero if you're the kind of person naman na naniniwala sa spiritual at tapos ay suki ka talaga sa mga manggagamot tapos lagi ka nasa scam o malaki na ba ang gastos mo sa ritual, pwede ka bumili na lang ng premium. Diba? One time, big time ka lang, 4,999, pero for the rest of your life, yung 4,999, i-divide mo ngayon ng 365. May i-try nga natin. Since pwede pala akong mag-calculator, where is it? So for example, 4,999, i-divide mo yan ng 365 days in 1 year, di ba? 13 pesos! Isipin mo? So meaning, 13.69 pesos. Ibig sabihin, kung nagpadasal ka ng 2 beses sa isang manggagamot, tapos nakagastos ka ng 5,000, kasi ang hingi niya para sa is 2,500 kada dasal. Kung sa Marimaki ka pala, ang isang dasal is 13 pesos lang. Hindi umabot ng 14 pesos. Isipin mo yun? Hindi umabot ng 14 pesos. We are talking about ha, kung sa isang taon, araw-araw kang nagre-ritual. Ngayon, let us say, ay sir, posible naman yun kasi hindi naman araw-araw magre-ritual. That's precisely my point. What? How old are you right now? Kung mahilig kang magpa-ritual, after 5 years, after 10 years, after 20 years, still, nakakatipid ka. Tapos, nai-enhance pa yung skills ng pag-ritual. Okay? Para din sa mga bashers, kasi may nabasa ko, sinabihan ako na, hala, para daw akong scammer kasi
imposible naman daw na ang magre-ritual daw dapat mayroong virtud, mayroong mga anting-anting. Gaya na sabi ko nina, sino ka para magsabi na walang karapatan ang bawat tao mag-ritual? Kayo, kung legit man talaga yan sila, swerte lang sila kasi natutunan, pinamana sa kanila. Pero yung isang tao na taos puso magdarasal sa Panginoon, bakit? Bakit pagbawalan mo mag-ritual? Saka yung ritual ko namang tinuturo, hindi naman ritual ng itim, yun sa demonyo talaga. Hindi naman yung gaya na sabi ko pa ulit-ulit ko sinasabi, putihan tayo. Yung ritual naman na binibigay ko sa mga pinibili sa akin, eh isang ritual na angkop sa pangangailangan nila. Hindi naman ako nagsabi na, bumili ka ng premium tapos turuan kita mang kumulam ng tao. Hindi naman, exaggerated din kayo. Hindi naman, yung tinuturo ko, yung angkop sa pangangailangan. Kasi nga, iba-iba ang sitwasyon ng tao. Kaya may free consultation ako. Na, oy, ganito ha. Kaya iniwi ha, sa mahilig magpahula. Alam mo, kayo, huwag kayong mahilig magpahula. Lalapit kayo sa mga hula. Ang dami nyo naman mga hula na lapitan. Sa dami sinasabi ng mga hula, tapos mapasok sa isip nyo. Hindi nyo na alam kung ano ang tunay nyo kapalaran. Kaya ako, sinabi ko sa mga lalapit sa akin, huwag kayo mapahula, sabihin nyo na yung problema nyo sa akin. Di ba? Diretso. Ilatag yung problema nyo, bigyan ko yun ang solusyon na idea kung ano pwedeng gawin. Kasi yun din naman ang kahantungan pa nagpapahula ka, napapahula ka. Tapos pag hindi mo nagustuhan sinabi ng hula, magtatanong ka, paano ko yayaman, paano ko saswerte ko? Di ba? Yun pa rin. So bakit hindi na lang direct sa question? Direct sa problema. Tapos bigyan ng solusyon. Wala nang hula-hula. Kasi yung hula kasi minsan kasi pumapasok sa isip natin. Pero wala namang mali sa paghula ha, in fairness. Kasi tumatanggap naman ako ng hula. Yung silip sa kapalaran, libre sa akin. Kasi dalawang klase ang hula ko. Meron akong silip sa kapalaran. Yung very short lang na hula, libre yon. Pero kung one-on-one, yung mahabang hulaan, meron yung bayad sa akin. No? Magre-range siya ng mga 299 to 500. Depende sa situation. So, ganon. Pero most of the time, nagbibigay lang ako ng silip na hula. Silip ng kapalaran, libre lang. Oo, hindi naman ako yung tipong mukhang pera talaga. Kung nasa mood ako ha, or nasa maganda ang pakiramdam ko, kung hindi ako busy. So, yun. So, okay na. Nasagot ko na ba lahat? Kung may mga katanungan pa kayo, pwede kayong mag-comment, mag-chat sa ating Facebook page. And then, pwede rin kayo dito sa aking YouTube channel. Pwede kayong magtanong. Okay? So, hopefully, nasagot ko ang inyong mga katanungan, mga basic questions, no? Pero, may isa pa pa napahabol na tanong, sir. Paano ginagamit ang premium na Marimaki at yung basic? Yun ang ito maganda. Ito ha, maganda to. Anyway, before I continue, our code for today's episode is Chantaran. Mag-isip ako ng code. 999. Ito yung code for this episode. Kung nakinig ka at umabot ka sa oras na to, that's 999. 999 ang ating code ha. Special code for today's episode. Anyway, ito maganda talaga. Maganda pala. Kasi may tatanong, paano magamitin? Sir, dapat bago kami bumili, dapat alam namin paano gamitin. So, yon. Alam nyo, sa daming scammers na nagpapanggap na magpapahula o konsulta, paano gamitin, nadala na kami. Kaya, sa lahat ng mga bumibili sa akin, alam na yan ang lahat ng kliyente namin. Hindi kami nagbibigay ng instructions at ng ritual prayer during inquiry. Binibigay namin yan if natanggap mo na yung produkto. Alam niyo kung bakit? Maraming magkagamot kasi na nanggagaya. Nagpapanggap ng customer, pero ang ending pala, kukunin lang ng information. Ay, ito pala, gagayahin natin para magawa tayo ng sarili atin. O, diba? So, we only give full instructions and ritual guide kapag natanggap na ng kliyente ang item. Yan ang alam lahat ng kliyente yan at naintindihan nila. Okay? So, pag may makipag-debate sa akin, ay, naku, kailangan malaman ko muna. Well, alam na scammer yan. Kasi kung totoo kang kliyente, what's wrong? It's very simple na naman ang rason kung bakit hindi maibigay ang instruction. Kasi nga, hindi mo manatanggap yung product, hindi ka pabayad. Di ba? Kapag bayad ka na, o pwede nang ibigay at tatanggap mo na ang item. Okay? At sa mga nakakatanggap pala ng item from us, dapat within 24 hours, madasalan nyo na yung oil ha. Kasi dapat 24 hours, matapos yung unang ritual po.
Okay, the ritual are very easy. The prayers are very easy na rin. Okay, so yun. Kasi marami kasi nagpapanggap na customer. Pati sa hula ko, humingi na nga ako ng 2 valid IDs sa ka-selfie. Alam nyo kung bakit? Yung iba kasi, hindi naman talaga magpapahula. Inaalam lang kung anong discarding mo. Minsan tinetest ka na kung tanga ka ba o hindi, di ba? So kaya lahat ng inquiries ko, either magpahula or magpapakonsulta, humihingi ako ng 2 valid IDs sa ka-selfie. May iba naman hindi komportable, sir, baka gamitin sa scalp. So sinasabi ko, kung hindi ka komportable, humana pa ng iba. Kasi ganito yon. Tama naman sila, huwag kayong magbigay ng 2 valid IDs at selfie if ever yung transaction na ginagawa mo sa online is nag-apply ka ng loan, nag-apply ka ng banko or bank account sa online, huwag mong gawin yan. Lalo na kung Facebook user lang ang kausap mo o isang Facebook account na dami pa, huwag na huwag talaga kayong magbigay ng 2 valid IDs at selfie pag may transaction sa pera kasi mandaming scam yan. Pero dito sa amin, sa page namin at sa YouTube channel namin na halat na makikita niya naman maraming testimonials, makikita niya namang legit, may karapatan kami mahingi talaga ng 2 valid IDs at saka selfie para hindi tayo mag-asayang ng oras. Kasi ang dami na sayang na oras na papanggap ng customer na hindi naman pata. Okay, nag-guess na yun? Okay, hopefully klaro yun ha. Yun. So anyway guys, I have to end this episode na kasi mahaba na isang oras na. At I hope klaro sa lahat yun. And then, I am very happy for those nakikinig until now. So, ibig sabihin may oras ka pala talaga. No? So, thank you so much for listening. Salamat sa oras. At sino ka man, I hope na kung may mga problema ka, magdasal sa Panginoon, wala imposible sa Diyos. At tawag dito, always eat on time, magpahinga din ng tama. Kasi alam nyo na, katawan, kailangan halagaan because we're not getting any younger. At then pagbutihin ng iyong trabaho at huwag kalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na iyong natanggap, especially every time na nagigising ka sa araw-araw, magpasalamat sa Panginoon dahil hindi lahat nagigising. Okay? So yun. So if ever interested ka, gusto bumili, oh my God, please message us in our Facebook page, Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon, or you can also message in Facebook. So, makikita mo yung Facebook ko sa mga... Basta i-search mo lang sa Facebook yung Langis ng Marimaki or Marimaki Oil. Lalabas na yung account ko. Okay? So, yun. Yun na pala ang sikreto ng hashtag Langis ng Marimaki. Hashtag Marimaki Oil. Ang spelling ng Marimaki natin na is puro letter I, walang igel. Okay? Marimaki. So, pag in-search mo yung hashtag Marimaki, hashtag Marimaki Oil, or hashtag Langis ng Marimaki. Alamin yung hashtag ha, yung ano? Yung number sign, tapos yung words na walang space. Okay? Or kahit nga may space, sabihin mo Langis ng Marimaki, lalabas pa rin. So thank you so much for if ever until now is nakikinig ka pa rin. Maraming salamat. Ibig sabihin talaga mahaba-haba ang oras mo. Okay? So, hopefully, nasagot ko ang inyong mga katanungan. Kung may mga katanungan pa, please, don't hesitate. But anyway, I would like to say advance sorry ha. Kasi medyo stricto talaga ako at direct to the point at tactless magsalita. Pasensya na, advance magsasorry ako baka may mga masungitan ako. Kasi, kaya nga sinadya ko tong episode na to. Kasi ang dami kasing iba na nag-i-inquire, hindi sila nagpa-background check. Kaya sabi ko sa iba, uy, naku, mag-background check naman kayo kung sino ako. At saka ano yung sa page namin. Kasi huwag kayo puro tanong, mag-background check. Kasi ako naman, kaya bibili ako ng papaswerte. Sine-check ko muna kung ano ba itong Langis ng Marimaki, saan ba ito mabibili. Tapos i-search ko. Tapos magbasa-basa ako ng mga video, magbasa-basa ako ng mga posts, magmanood ako ng mga videos, bago ako mag-chat sa mga manggagamot. Kasi para may idea tayo, ha? So hopefully, pag tinapos mo itong video, ibig sabihin, marami na rin ako na-explain. And if ever interested ka na mag-ritual at handa kang baguhin ang buhay mo, kung ikaw ay kaya na lagi kong sinasabi, kung ikaw ay kumakayon, kayon ka ng kayon pero walang asenso, parang feeling mo puno ka ng kamalasan dahil sa mga nagawa mong kasalanan sa nakaraan, mga maling desisyon, nagkaroon ka ng sumpa ng kamalasan na parang hindi ka talaga, hindi mapatigil-tigil ang kamalasan at parang kayon ka ng kayon, parang nahihirap ka pa rin o hindi ka masaya sa buhay, baka nga ito na ang tama. Nasa tamang YouTube channel ka, nasa tamang solusyon ka, baka nga ang Marimaki Oil ang makakatulong sa iyo.
Okay? So, whether kaibigan kita, basher kita, o ano ka bang nakikinig ngayon, all I can say is, sana alagaan mo ang iyong sarili at huwag sayangin ang ating buhay sa hatred, paninira ng kapwa o pag-apak ng kapwa, kasi life is short. Itong pandemic ay nagbibigay sa atin ng lesson na life is very, very short at mas maganda kung magmahalan tayo at magsuportahan na lang tayo. Okay? At sa mga nagtatanong, ala sir, worthy ba talaga? Kaya nang sabi ko ha, sa mga nakaraang taon ng ating buhay, we keep on buying bags, shoes, mga pampa-beauty products, mga luho, mga bisyo, ilang libo ang nasayang natin sa mga material na bagay. Diba? Ilang libo ang nasayang sa ating mga material na bagay na binibili sa jowa natin, sa sarili natin, kahit hindi natin kailangan, kahit meron na tayong sapatos, binili na bagong sapatos. Pero itong Marimaki oil, kung gusto mo talaga magbago ang iyong buhay, magkano lang? $999. Sa basic, yung ordinary. Pero kahit yung premium natin na $4,999, yung halagang iyan, para nang mahal sa'yo kasi buo. Pero kung kukwentahan mo yung lahat na nagastos mo, lalo na pag OFW ka, sa dami na pinadala mo sa Pilipinas na nilulustay lang ng pamilya mo, nilulustay lang ng mga ex mo, yung mga pera mo at mga kagamitan mo, nilulustay lang ng mga taong hindi na nagpapalaga sa hirap mo. Diba? So ngayon, panahon naman na mahalin mo yung sarili, panahon naman na baguhin mo ang iyong kapalaran. Okay? Kaya, ikaw nakikinig, iniimbitahan kita na hopefully maka-join ka sa ating Marimaki ritual. Okay? So, drop us a message and hopefully, kaya nasabi ko, mag-ingat ka palagi at alagaan mo yung sarili dahil for sure, marami kang pamilya ang nakasalalay sa'yo. Okay? So, God bless you and thank you so much for staying for almost 1 hour for this episode. Masaya ako at sana kahit papano ay nakapagbigay ako sa iyo ng information at mga konting advice na makatulong sa iyong paglalakbay sa buhay. Okay? Bibili ka man o hindi, ang tanging masasabi ko lang, pasalamatan sa araw-araw ang ating Panginoon. Okay? At huwag mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Dahil habang buhay, may pag-asa. Gaya nga ng sabi nila, sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag puro dasal, magsipag din tayo. Okay? So, from the bottom of my heart, thank you so much. At sana ay mas gabayan ka pa ng Panginoon. Okay? So, paalam!